Ito na mga madam at mga sir, lalo na sa may-ari ng site na ito, makinig kang maigi sir dahil para sa iyo ito. Pinamagatan ko itong the last sign before the object base dito sa sign mo na ito. Kung mapapansin natin mga ka-teach, klaro ang naka-engrave na X, oh. Ayan, pa-X at may go-hit dito sa baba. Ayan, itong maliit na guhit na ito eh. Ayan. Ibig sabihin sir, ang sign na ito nagpapahiwatig na isang sign na lang daw, last sign before the object. Ibig sabihin, maghanap ka ng ibang sign sa area, lalo na't ipa-down ka or tipong mga sign na forward under, pailalim, malapit dito sa batong ito. Dahil may sinasabi siyang object. Pero ganun pa man sir, daming kahulugan ng object pagdating sa treasure mga katiits. Bantayanan yan. Tulad ng number 1, ang sinasabi niyang object ay entrance ng tunnel. Ayan, daanan ng tunnel, object niyan. Pangalawa, pwede rin ang sinasabi niyang object ay takip or may tinakpan na lagusan. Yung mga tipong mga sinterlock na tabon or sinterlock na takip, gawa yan ng malalaking bato o malalaking boulder. Pang number 3, pwede rin ang sinasabi niyang object ay reference area kung saan nagpapasunod siya. Ibig kong sabihin, mga reference area tulad ng sapa or mga lumang punong kahoy kung saan nagbibigay siya ng ibang direksyon para doon ka maghanap ng ibang sign or mag-bearing line. Kumpas ang gagamitin noon. Halimbawa sa sapa, makakita ka ng ibang sign doon na yun na pala ang sinasabi niyang object. Yung sign na yun ang sasalo na dito ka magkumpas. Gumamit ka ng kumpas. Tumbukin mo agad ang east, west, north at saka south. Kung hihanapin mo mga entrada ng tunnel, magbiring ka ng south east area. Ibig sabihin, mga entrada yan ng tunnel kung nandoon ka sa sapa. Pero kung ang sinasabi niya ay lumang kahoy na malapit sa kanya at yun ang ginamit nilang reference marker sa area, kung dry area yan, halimbawa ito yung lumang punong kahoy malapit sa kanya, ibig sabihin, bearing ka agad ng north side. Northeast or north part ng puno ng kahoy. Distance agad ng hindi bababa sa 7 meters to 7 meters to 21 meters ang distance. Ayan. Pagtumbok ito ng mga entrada ng tunnel. Kasi kung papansinin natin maigi mga katits, ang X na ito may dot sa gilid. Ibig sabihin, underwater yan. Pwedeng sasapa. Itong dot na ito. Ayan. Tapos may guhit sa dito sa gilid. Ibig sabihin, pag ito lang ang X sa guhit, last sign before object, pero may sumuporta sa kanyang dot sa baba, sapa ito. Sinundan pa ng guhit, pwedeng may tunnel sa gilid ng sapa. Kasi ang kombinasyon nito, matubig na area, at ang kombinasyon naman itong guhit ito ay tunnel. Yan ang assessment reading ko dito, sir. Hindi lahat ng object ay sinasabing target na. Yan ang totoo mga ka-teach or deposit na. Kasi litaw ito na sign. Hindi pang ilalim. At dito tayo sa kabila. Ayun siya mga ka-teach. Oh. Itong X na ito. Ayan. Plus may dot pa siya sa gawing baba. Yung guhit pala. Guhit, X,
plus dot. Andito yung dot dot. I-plus mo pa yung guhit dito. Meron pala dito ang naka-alignment na mga dot. Pag mga dot sobrang dami na, nangangahulugan ito sir ng number or bilang ng trabahante o nagtrabaho dyan sa area mo noong panahon noong nandyan sila na gumawa ng tunnel. Kung ilan ang bilang yan, ibig sabihin ganun din ang dami ng workers na gumawa ng tunnel sa area mo. Pero kung papansin natin maigi, nakaliter Y pala ito, ang alignment ng dot na ito. Ayan. Ibig sabihin, combination meaning, Y at saka X, deposit ito. Ayan o, ang X nya. Deposit. Tapos idugtong natin tong guhit na ito. Tunnel. Ayan. Nako. Bandang sapa pala ang target nito, sir. Tapos malaking uka dito sa baba, oh. Kung saan ka mag-down. Down ito, eh. Letter C. Pa-down papunta dyan. Directional niya. Nasa baba ang reference target na sinasabi sa buong sign mo na ito. Yan ang assessment trading ko dyan. Itong buong sign na ito, nasa baba ang sinasabi niyang reference area. Maghanap ka doon sa baba. Bandang sapa yan, sigurado ako. At dito tayo sa kabilang sign. May sinasabi si sir na jar. Ano tong jar, sir? Ayan. Pero kung pagbabasihan lang natin yung engraving, putol. Nako, tunnel ito, sir. Ayan. Loadlock position. Nasa tagiliran ang engraving niya. Plus, mapapansin natin, maraming butas-butas, oh. Mga butas-butas. Ibig sabihin, number of workers ito na nagtrabaho dyan. Kung umabot man yan ng 100 butas, ibig sabihin, 100 tao ang nagtrabaho dyan. Ngayon, tagusan ang biak. Kung tagus to sa baba, sir, hanggang sa kabilang side, sapa yan. Na, okay, may tunnel pala talaga sa sapa mo, sir. Sa area na yan, bandang baba. Yan ang assessment trading ko dito. Kasi kinounter pa ng ano, ng maliit na guhit, oh. Ayan. Underground passage map to, eh. Pag mga ganito. At mapapansin natin sa kabilang dulo, ito mga katiits, oh. Ayan yung butas na yan. Chamber yan sa loob ng tunnel, padritso. At dito makikita yan, oh. Papasok. Padritso dyan. Yan ang assessment trading ko dito, sir. Kung nilinisan sana itong batong ito, yung gilid niyan, nilinisan niyan, makikita natin kung anong hugis ang batong ito. Baka pagong, or baka sakaling halaka, mga ganun ba? Pero ganun pa man, andyan na yan. Ang masasabi ko lang dito, sir, tunnel ito, sign ng tunnel. Nasa bandang baba, sa may sapa ang entrada nito. Yan ang assessment trading ko dyan. Tulad nito, nasa sapa. Ayan o, telescopic sign. Kung mapapansin natin, klarong-klaro. Ayan. Hugis ng bato. Pasok ito sa trail, treasure, travel, ended. Magka-travel ka, sir, or maghanap ka ng ibang sign. Pero, dahil may supporting sign siya na butas, ay sigurado talaga. Telescopic, bantayan mo kung saan nakaharap yan. Naku, nasa paanan pala ng bundok ito, paakyat ng parte doon, no? Hindi pa ganyan ang paghukay, sir, kasi may butas, oh. Kung mapapansin natin mga katits, may butas, oh. Gumamit tayo ng ibang kulay. Ayan ang butas, oh. Ayan. Kung mapapansin natin, ang paghukay nila pa down. Hindi ganon, sir. Madalas pag nasa paanan ng bundok, padrip agad yan. Kung mag-down man, hindi lalagpas yan ng mga 9 feet dahil nasa gilid ng sapa, sabay papasok na sa loob ng bundok. Ganyan ang tunneling nila. At pag mga ganitong plastada, nako, medyo pahirapan talaga ang trabaho nito, sir.
dahil gumamit sila ng telescopic sign. Tagusan yan, tagus-tagus yan sa ilalim ng bundok. Yan ang assessment trading ko dyan. Ah, okay. Ito yung sa bandang harapan. At ito naman yung sa bandang kabilang side. Ito mga ka-TH. Ayan. Lingam sign pala ito. Pasok sa lingam sign. Pag binuhusan ng tubig dito, dadaloy banda dito. Ang entrada pala, napapasukan ng tubig talaga. Base dito sa sign mo na ito, sir. Nasa harapan. Hindi magkalayo dyan ang entrance ng tunnel na yan. Nandito lang ang entrada niya. Kung saan ito nakatingin, nandyan. Hindi magkalayo yan ng mga 5 meters to 7 meters ang entrance ng tunnel. Nasa gilid mismo ng sapa yan. Subalit, base sa lodlock position niya, simula sa butas, kailangan nyo mag-dive. Nako, pa-dive pala ito. Hindi pala ito pa-drip na paganyan, letter L, pantay. Style pala nito. Ganyan. Sabay, pa-dive. Papunta sa loob ng bundok. Halimbawa, ito yung bundok. Ito yung bundok. At nandito ang sapa sa gilid. Sapa. Ibig sabihin, kailangan yung mag-down konti. Gumamit ay nabang kulay. Pag-down yung konti, sabay pa-dive na papasok sa loob ng bundok. Nako. Baka ito na yun, sir. Ayan o. Kung mapapansin natin, may guhit na isa o. Ayan o. Ah, okay. Sabay akyat. Tapos nasa taas ang chamber. Ngayon, kung sa taas ka naman kung sa taas naman kayo dadaan, matatamaan agad ang chamber. Ibig sabihin pala nito, sir, susahin mo na ito, pwede pala kayong dumaan sa taas, dalawa ang daanan, isa, at saka mayroon dito sa baba niya. Paganyan, padive. Yan ang assessment trading ko dito sa side mo na ito. Pero ganun pa man, pahirapan talaga magtrabaho sa ganitong mga estilo, mga euro, mga plastada, mga katits. Huwag nyo nang pangarapin dahil pag nagkamali kayo, nako, mahirap trabahoin. Malaki ang gastos at delikado pa. At ito naman, ito lang ang napapansin ko, uka. Itong pinakamuka niya, cave yan. Ibig sabihin, may cave. At itong arrowhead niya, sundan lang ito kung saan nakaharap itong pinaka ano niya, arrowhead niya, kung saan nakaharap yan. Dahil pasok ito sa travel neck sign. Base sa mga butas-butas, bilang ito ng, ay para pala itong mata. Ayan o, may mata pala. Dalawa. At ito yung pinakabunganga niya. Ayan. Ay, di dyan talaga ang travel nito, sir. Banda dyan sa baba. Maghanap ka ng ibang sign dyan. Dahil may sinasabi siyang entrada or entrance. Malamang tunnel talaga yan. Yan ang assessment trading ko dyan. Dito naman tayo. Medyo pasta dito, sir. Ito lang ang guhit na ito. Nakatingala. Television ang sinasabi dito pag sa pag ganito mga sign eh. Television ng lugar na kung saan siya nakaharap, may ka-counter doon sa tinitignan nitong butas na ito. Ayan ang assessment trading ko dyan. Mga patapon or nagpapasang mga sign. At ito naman, iwan ko kung ibang lugar to or isang area lang. Hindi kasi nalinis tagusan ng sapa pa rin ito, sir. Dahil tagusan ng pagkaukit niya. Ayan o, sapa. Nag-counter dito. Ito na yung tunnel. Sangad yan.
intersection, mga short tunnel, pwede natin itong ipasok sa piston map sa area mo. Pag ganitong ano, pero tunnel pa rin sir. Tayong kaibigan ko, huwag na ninyong tarbuhin at maghanap kayo ng ibang mga sign. Yung mga tipong pang spot deposit or mga private deposit, giveaway ba? Kasi pag ganitong klaseng mga sign, payong kaibigan ko lang, huwag na ninyong pagka-interesan. Dahil pahirapan talaga. Dito naman tayo, para siyang pagong na lumubog. Nangahulugan nito na may buta sa area dahil yung pagka-engrave niya, pabulusok sa ilalim. Tapos, travel sign, nasasalo sa kanya, paharap doon, maghanap ka ba ng ibang sign. Subalit, nangangahulugan na ito na may butas sa area. Nako, sigurado ako kung malapit lang ito dun sa telescopic sign na ito. Itong sign na ito, sigurado ako. Supporting sign ito sa gagawin mong daanan ng tunnel sa ilalim. Yan ang assessment reading ko dito. Malalim ito dahil kung ilang inch ang lalim niyan, i-convert mo by meter. Halimbawa, 1 inch equals to 7.2 meters. Nako. Halimbawa, 10 or 5. Lagyan natin 5. Nako, nasa mga kulang-kulang 37 or 38 feet ang sukatan niyan. Yun ang halabulin mo bago mo mag-trip sa ilalim or mag-dive. Gilid pa ng sapa. Nako, puno ng tubig ang butas. Yan ang assessment reading ka dyan. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayo mga simpleng idea mga kateach nang sa ganon, madadalagdagan ang inyong kalaman at may apply ninyo sa bawat area ninyo. Lalo na sa may-ari ng sign ito, ayong kaibigan ko lang sir, maghanap ka pa ng ibang sign. Yung mga tipong madalian kunin, hindi tulad nito na malalayman. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless inyong lahat. Thank you mga kateach.